Hi mga Sisi Bells and mga Dodong Bells, o diba, may bago akong tawag sa inyo, Sisi Bells and Dodong Bells. Okay, so for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita online nang wala kang nilalabas na kahit piso. Kailangan mo lang ng internet, ng Facebook, ng Instagram, or kung anong social media account na pwede mong pagbentahan. At ituturo ko kung paano kayo kikita through dropshipping. So, kung gusto mong malaman kung ano ba itong dropshipping na ito, just keep on watching. Mga Sisi Bells and mga Dodong Bells. Taray. So before anything else guys, gusto ko po talaga magpasalamat sa inyo sa lahat ng aking mga subscribers ngayon, sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube video, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking mga videos at lahat ng mga supporters ko online. Sa aking mga resellers, customers, family at mga friends at sa mga hindi ko kakilala na sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po. Kasi po, nag-monetize na po yung channel ko. May ads na siya, finally, diba? Saya-saya. So, I'm so happy talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po talaga ito magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Thank you so much. Okay guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung dropshipping na tinatawag para kumita kayo sa bahay kahit wala kayong kukunan, kahit hindi ka bumibili ng stocks, pwede kang kumita gamit lamang ang iyong cellphone, Facebook, internet. Diba? Saya. Kita ka talaga. Totoo yun. So, ipapaliwanag ko sa inyo ang dropshipping. Ang dropshipping ay ang pagpapaship ng item ng customer mo galing mismo kay supplier mo nang ikaw ang sender. Gets? Okay. So, ipapaliwanag ko ngayon sa inyo. Ganito ang dropshipping, guys. Halimbawa, humanap ka ng supplier at sabihin na natin, kunyari ang supplier na nahanap mo ay ako. Ganon. Kunyari ako ang supplier mo at ang tinitinda namin ay mga damit. Damit ng mga babae or damit ng mga pang teens, pang babae, crop top, pang sexy, ganon. Ayan. So kagaya nitong damit na suot ko. So ito ay 55 pesos lang. So kung halimbawang ako ang supplier mo, tanungin mo muna kami kung nag-a-accept po ba kayo ng resellers at nagpapa-dropship din po ba kayo? Ang sagot ay opo. Nag-a-accept kami ng resellers at nagda-dropship kami. So, paano ang gagawin mo? Ngayon, sa part mo, ganito ang gagawin mo. Kukunin mo or mag-grab ka ng mga pictures from our Facebook page. Ipo-post mo siya ngayon sa iyong Facebook account, Instagram account, kung saan ka man magbebenta. I-post mo lang yon, gayahin mo mismo yung mismong post namin, ilagay mo yung presyo mo, alisin mo lang yung price kasi yung price namin is 55 pesos. Syempre, yung ipo-post mo na presyo ay yung presyo na may tubo ka. Kunyari, ibebenta mo tong damit ng 90 pesos. Kunyari lang. So, depende sa'yo kung magkano yung markup mo. So, kunyari, ibebenta mo to na 90 pesos, yun din ang i-post mo sa Facebook account mo. So, by the time na meron ka ng order or may customer ka na na-order sa'yo, ganito ang gagawin mo. Kunin mo yung final order nila, i-compute mo yung final order nila. For example, naka 800 or 900 si customer sa'yo, plus yung shipping fee halimbawa ng 900 pesos ay 100 pesos kunyari, so 1,000, yun ang sisingilin mo kay customer mo. Syempre, yung shipping fee, itatanong mo rin muna kay supplier, magkano po ang shipping fee nito, ma'am? O yun, so isend mo lang sa amin yung final order ng customer mo, ito total namin ngayon sa'yo with shipping fee. Okay, so kung halimbawa ay 1,000 pesos yung worth ng in-order na customer mo sa'yo nang may tubo ka, and then sa amin, ang ibabayad mo lang ay kunyari ay 700 pesos kasama na ang shipping fee, malinaw na may tubo kang 300 pesos. Kunyari lang ito ha, example lang yung mga figures na binibigay ko sa inyo. Again, depende pa rin sa inyo kung magkano yung inyong markup. Okay guys, so ngayon, ang ibibigay mo lang sa amin is kunyari halimbawa, binayaran ka na ni customer ng 1,000 pesos sa iyong GCash account. Halimbawa, may GCash ka at binayaran ka niya ng 1,000 sa GCash. So ngayon, ikaw naman, babayaran mo ngayon sa amin yung 700 pesos na total order mo.
kasama ang shipping fee. Kunyari, yun ang total, okay? So, yan. So, once na nabayaran mo na yun sa amin, malinaw na may 300 kang tubo. So, ang gagawin mo na lang, isi-send mo sa amin ang information mo, ilalagay mo, ito po ang sender. Ang sender, ang pangalan ko, halimbawa, ay Maria Clara, with cellphone number 09, ganyan, ganyan, ganyan. And then, ito po ang receiver, si Juan de la Cruz, address, Manila, and cellphone number 09000000, mga ganon. So, once na nandun na sa amin ang information, iintayin mo na lang ngayon ang tracking number na isesend namin sa inyo. So, normally guys, pag nagbayad ka today, ang shipping nun ay by tomorrow. Ganon kadalasan ang policy. Pay today, ship tomorrow policy kadalasan. Not unless kung nagbayad ka ng sobrang aga at halimbawa, nagbayad ka ng 8 a.m., 9 a.m. tapos ang shipping schedule namin is tuwing tanghali, mapapasama na sa shipping yung item mo ng araw din na yon. Okay guys, pero ang i-commit mo kay customer is pay today, ship tomorrow. Okay, so antayin mo lang yung tracking number na isesend sa'yo ng supplier mo. Kunyari kami nga ang supplier, antayin mo yung tracking number na isesend namin sa'yo. And then isend mo yan kay customer as proof na napaship na ang order niya. Okay, di ba? Ang dali lang. Kumita ka na ng ganun. So, ang gagawin mo lang talaga is mag-post, magbenta online, mag-alok sa mga friends mo online, kolektahin mo yung payment kay customer, bayaran mo yung order sa supplier, antayin mo yung tracking number. Easy! Kikita ka na ng ganun lang. Hindi ka naglabas ng puhunan, tama? So, yun yung dropshipping, guys. Basta lagi kayong magtanong sa inyong supplier kung tumatanggap sila ng dropshipping. So, ang dami kong nakikitang ganyan. Madidiskarte talaga yung mga kababaihan online ngayon. At syempre, yung mga tao online ngayon, nakakatuwa. Kasi nagpapadropship sila and kumikita sila sa online ng cellphone lang talaga ang gamit, internet lang talaga ang gamit, download lang ng GCash, di ba? So kasi ngayon guys, puro online payment na lang kadalasan ang ginagawa ng customer. Okay? So mas maganda kung meron kayong bank account, BDO, BPI, yan talaga yung may isasuggest ko sa inyo, and GCash or Paymaya. Magawa kayo ng ganyan. Okay, so kung mga remittance center naman, ang inyong pagkukunan ng pera, kailangan may valid ID, kayo. Meron lang technique sa dropshipping. Ituturo ko sa inyo ang technique na yan. Ano ba yung technique na yon? Ang first technique is para maging successful ka sa dropshipping or pagbebenta through dropshipping, kailangan mong mag-focus sa isang supplier. Isa lang talagang supplier ang ina-advise ko sa inyo na pagkuhanan ninyo pag nagpapa-dropship kayo. Bakit? Kasi, halimbawa, dalawa yung supplier mo. Pinost mo lahat ngayon sa Facebook account mo. Eh, yung customer mo may nagustuhan kay supplier number 1. Diba? Tapos may nagustuhan din siya kay supplier number 2. So, paano mo ngayon ipapaship yung kay customer? Dropship, ikaw ang sender. Hiwalay ng shipping fee. Dalawa pa yung shipping fee. Mag-work ba yun ng ganon? Papayag ba yung customer mo na dalawa yung shipping fee? Hindi siya mag-work ng ganon. Okay? So, huwag kayong magdalawang supplier. Kung ang focus nyo ay dropship, huwag kayong magdalawang supplier. Isang supplier lang ang pag-focusan ninyo. So, ang second technique dyan na isa-suggest ko sa inyo is kung ano yung promo ng supplier ninyo, kung ano yung post ng supplier ninyo, gayahin nyo na lang. Siyempre, maghihingi muna kayo ng permission. Pwede ko po bang i-post mismo na lang yung post din ninyo, papalitan ko na lang po ng presyo. Okay, go! Diba? So yun, edit mo na lang yung presyo. Kunyari kami, may promo kami na makukuha mo yung tig 55 pesos na damit na ganito ng 45 pesos each na lang kapag ka naka 30 pieces ka. So ngayon, ang gawin mo, ganun din ang gawin mo sa shop mo. Kung 45 pesos ang benta namin sa 30 pieces or 45 pesos each ang benta namin sa 30 pieces na damit, gawin mo namang 55 sa'yo or 65 sa'yo, di ba? Para may tubo kang 10 pesos or 20 pesos. Kasi guys, kung 10 pesos yon sa 30 pieces na o-order sa'yo, 300 din yon. Konti ang tubo, pero maraming o-order sa'yo. Kaya wag muna kayo mag-overprice. Babaan nyo rin muna yung inyong presyo.
Ganun ang technique sa dropshipping. Gayahin nyo lang yung post ng inyong supplier, maging updated kayo, abangan nyo lagi yung, ano, yung inyong supplier, matuto kayong magbasa, huwag kayong masyadong tanong ng tanong kasi lahat halos ng information na kailangan ninyong malaman madalas na andoon na yan sa page ng supplier. So I suggest, hingin nyo na agad yung ano ng supplier. Payment methods, kung kanino ipapadala ang payment, at saka maging organized kayo pagdating sa pagpe-place ng order kay supplier. Lalo na pag ang supplier ay sobrang daming customers. For example, ganito. Kunyari, yung picture na isa-send mo sa amin, isahang send na lang ng picture na may quantity. Kunyari, si picture number 1, 2 piraso po nito. Si picture number 2, 1 piraso po nito. I-organize nyo na para mabilis ang transaction nyo ni supplier. So, kunyari, sinend mo lahat yun sa kanya, kay supplier mo. O, eto po, magkano po total nito? Eto po lahat ang order ko. At sinabi sa'yo ni supplier na, oh, okay, eto lang yung meron. Eto yung total niyan. With shipping fee. Anong ipapalit sa wala? Ganon. Okay? So, para mabilis yung usapan ninyo ni supplier. So, ngayon, balikan mo na si customer mo at sabihin mo sa kanya na eto lang pala ang available ngayon. Anong gusto mong ipalit? So, isend mo ulit kay supplier mo kung anong gusto ipalit ng iyong customer. Ganun lang para mabilis ang transaction. Okay? Ang masasuggest ko sa inyo, work smart. Work smart. Yung Facebook account niyo, gamitin niyo siya as marketing arm para kumita kayo at magkaroon kayo ng income. Hindi yung gagamitin natin si Facebook para lang wala lang. Gusto lang natin makibalita, mang-bash, di ba, makialam sa mga issue ng bansa. Tigilan nyo na muna yan. Huwag kayo magpakain sa sistema ng kung ano nangyayari sa Pilipinas ngayon, sa buong mundo ngayon. Gawin nyo na lang productive ang araw ninyo. Gumawa kayo ng way para kumita kayo gamit ang mga social media accounts ninyo habang sila ay libre pa nating nagagamit. Diba? So, yan. So, yan guys, ang dropshipping. And I hope may natutunan na naman kayo for today. And please like my Facebook page or our online selling Facebook page na Wear and Style para sa mga gustong mag-reseller sa amin, sa akin. Welcome na welcome kayo. So, mag-message lang kayo sa akin Facebook page na Wear and Style. So, eto siya. Ayan. So, thank you so much for watching, guys. I'll see you on my next video. Please do not forget to click like, click the notification bell down below, and mag-subscribe na rin, guys, sa aking YouTube channel. I'll see you on my next vlog. Bye!